Sa digmaan po ng Israel, laban po sa Hamas, ang mastermind po talaga na nagtulak sa ginawa po ng Hamas ay walang iba kundi ang Iran. Ang Iran po ang nagsusupply mga sangkay ng kanilang pondo o mga kagamitan. Subalit ngayon mga sangkay, ang Iran na maangas at gusto pong mawasak ang Israel ay tila baga. Umurong po at mukhang natakot sa Israel. Hello guys, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa ibaba ng video na to, pindutin nyo lamang po mga sangkay, ito mismong pinapanood nyo. Pindutin nyo sa ibaba ang subscribe button, pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Bali, tatlong steps lamang po yan. Ulitin ko, i-check sa ibaba ng video na to, pindutin ang subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. Okay, ganun lamang kasimple. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So gaya ng sinabi ko mga sangkay, ang mastermind po nitong pag-atake ng Hamas laban po sa Israel noong October 7, walang iba po kundi itong Iran. Iran po dahil ang gusto po nilang mangyari na talagang ma-wipe out po sa mapa itong Israel. Ngunit mga sangkay, hindi po yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos eh, na mangyari sa kanyang bayan. Kaya ang nangyari, iba po, mukhang ang mawa-wipe out ngayon sa lupa ay walang iba kundi ang Hamas. Ngayon, nanawagan po itong Hamas sa Iran. Sabi nila, makisali na rin sa digmaan. Ngunit, ang sabi po sa balita, mukhang umurong po at natakot po sa Israel. Ito po ang balita mga sangkay. Alright, for weeks now, Hamas has been urging nations in West Asia to intervene against Israel's strikes in Gaza. It has been looking keenly at Lebanon where Hassan Nasrallah leads the Hezbollah outfit. And it has been looking at Iran as well that has publicly been issuing threats against Israel. Yan na. Iran po yan ha. Kung mayroong numero unong re-rest back dyan, wala pong iba kundi ang Iran. Pero bakit tila baga nag-iba ang ihip ng hangin at parang isinubo lang tuloy yung Hamas ng Iran sa digmaan na ito? But all of that, it changes now. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has reportedly told Hamas Chief Ismail Haniyeh that Tehran would not join the war against Israel. Klaro na mga sangkay. Yung mastermind na napakayabang nung una, nagbabanta-banta pa sa Israel, bigla pong umurong. Hindi po sila sasali sa digmaan. Trinider po ng Iran itong Hamas. Ganun po kaklaro mga sangkay ang naganap na tila bagag nananawagan ang Hamas na hindi namin kaya na. So kailangan na namin ng tulong mula sa aming master. Walang iba kundi ang Iran. Pero iba po ang naging sagot ng Iran. No! Nag-no sa panawagan ng Hamas. While communicating that this to the Hamas leadership earlier this month, it is being reported that this position was taken given Iran was not given any prior notice of the devastating terror onslaught of October 7th. Now, news agency Reuters has reported this development based on interviews with three senior officials in Iran. It marks a stark contrast to the earlier comments which have come in from the Iranian leadership towards Israel. Iran, meanwhile, maintains that it would continue to offer political support to Hamas. Mm-hmm. The Iranian... Yun lamang. So, parang nangyayari mga sangkay, so suportahan na nila yung Hamas sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng lang loob. Ganun lang. Pero yung aktual na pagsuporta, mukhang malabo mangyari yan mga sangkay. Kasi... tumanggi na nga agad, di ba? The leader also reportedly asked Haniyeh to silence those voices in Hamas calling for Iran and its ally in Lebanon, Hezbollah, to directly join the war against Israel in full force. Mm-hmm. The report claims Hezbollah was also caught off guard by the massacre. Siguro ang dahilan mga sangkay, no? Kung bakit bigla pong natakot po at umurong po ang Iran laban po sa digmaan na ito. Kasi nung una, ano to eh, mainit pong Iran. Binawarningan pa nga po yung Amerika, binawarningan yung Israel na lulusob po sila kapag hindi ginawa yung gusto nila. So, nung nakita na po nila ang situation ngayon na, nako, napakalakas pala ng Israel kung sasali kami na ito eh, napakalaki ng bansa namin. Sayang naman kung
mawawasak lang. Ganon din po ang nakita nila sa Amerika na paglusob sa mga sinasabing Iranian link na mga kampo. Ibig sabihin, ito po yung mga puwesto ng mga terror organization dyan po sa Middle East na sinusuportahan ng Iran, na winasak po mismo ng Israel 3 beses na pong nangyari. So, sa kaya siguro kabado ang Iran. Since the conflict began, there have been a string of attacks on US forces in Iraq and Syria, as well as almost daily exchanges of fire across the Israel-Lebanon border between Hezbollah and the Israeli Defense Forces. Yun ang sinasabi ko, mga sangkay. Siguro, marahil, natakot po itong Iran, hindi lamang po sa Israel, kundi maging sa Amerika. Kasi inumpisa na po ng Amerika eh. Di ba ang Israel nakikipaglaban po sa gitna, sa loob mismo ng Gaza? While itong United States of America, yung paligid po ng Israel. Winawasak po nila yung mga Iranian link base, mga kampo po, mga sangkay. Nagaya po niyan, makikita niyo sa video na Hezbollah has now refrained from launching a full-scale campaign. Last week, an extraordinary meeting of the Islamic Arab bloc nations was held in Riyadh, while Iran's President Ebrahim Raisi made a strong pitch for taking concrete diplomatic actions against Israel, and other members of the group reportedly refused to take any measures that would discipline Israel. So far, Arab nations have refrained from directly getting involved. Di ba? Marami pong mga bansa sa Arab, yung mga Arab nations, ang hindi po nakisali, nakisawsaw. May mga nananawagan, gagaya po nito sa Turkey. Ayan nga lang, mga sangkay, hanggang panawagan lang eh. Hindi naman po talaga sila yung tipong magpapadala ng mga sundalo doon. Kasi kung totoong mga matatapang ang mga to, di ba magpapadala po sila ng mga sundalo doon. Kaya nga lang, alam po nila ang totoo, mga sangkay, na itong Iranian leader ang may pakana kung bakit nagaganap po ito sa Israel ngayon. Even as citizens carry out wide-scale protests against growing civilian casualties in the Gaza Strip. Now, in fact, Qatar, one of the key members of the bloc, has been at the center stage of negotiating a deal over the release of hostages held by Hamas. After years of friction with regional counterweights in the West Asian region, Iran recently entered into an agreement with Saudi Arabia, a deal brokered by China. And with China itself looking to mend ties with the US and the West, Iran has perhaps decided against its policy of walking alone, at least when it comes to maintaining a close relationship with Hamas. So, ang nangyayari pa rin, mga sangkay, sa madaling sabi, dinaga po itong Iran na masyado pong matapang nung una. Yan po, mga sangkay, umatras po. Natakot po. Mamaya, isunod po sila ng Israel. Ang Israel, kapag sinabi, nangyayari talaga, ginagawa po nila eh. So, ito po, refuses request from Hamas to join the war. Ito po ang ginawa ng supreme leader mismo ng Iran. So, nangyayari, babay Hamas. Isinubo lamang po talaga ang Hamas sa digmaan na ito. Dahil ang Hamas may intention na hindi maganda talaga sa Israel. Baga, gusto kasi talaga ng Hamas na mabura talaga ang marami sa mga Jewish. Well, ano po ang inyong opinion sa pag-urong nitong Iran sa digmaan? Just comment down below. And now, syempre, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.